Sa ngalan ng Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa, inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at matnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, isinugo mo ang iyong bugtong na anak sa daigdig na ito upang mula sa kinasadlakang pagtalikod sa iyo ay mahango ang tao. Ipagkaloob mo sa mga nananabik sa iyong maasahang paglingap ang pagkakamit ng iyong ibinigay na paglaya at pagliligtas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos na banal ng Israel, mga taga-Jerusalem, hindi na kayo tatangis ng matagal. Kayo'y diringgin niya sa inyong pagdaing. Kung ipahintulot man ng Panginoon na kayo'y magkasakit o magdanas ng hirap, siya na iyong guro ay hindi magtatago sa inyo. Maririnig ninyo ang kanyang tinig, at siya ang laging kaalakbay ninyo upang ituro ang inyong daraanan. Bibigyan niya kayo ng masaganang ulan para sa inyong mga tanim upang kayo'y mag-ani ng sagana. Ang inyong mga kawan ay makasusumpong ng malawak na pastulan. Ang mga pag-araro ninyong mga baka at asno ay mananagana sa pinakamainam na pagkain ng hayop. Mula sa mataas ninyong mga bundok at burol, dadaloy ang mga batis pagdating ng panahon ng kakilakilabot na pagpuksa at pagkawasak ng mga muog. Magliliwanag ang buwan na animoy araw, at ang araw na may magliliwanag ng pitong ibayo. Parang liwanag ng pitong araw na pinagsama-sama. Ito'y mangyayari sa araw na talian at pagalingin ng Panginoon ang sugat ng kanyang bayan.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Purihin ang Panginoon o kay buti ng umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya'y tunay na nakalulugod. Ang lungsod ng Jerusalem muli niyang ibabalik sa kanyang mga lingkod na natapon at nalupig. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Yaong mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat agad-agad tatapalan. Alam niya't natitiyak ang bilang ng mga tala. Isa-isang tinatawag, yaong ngalang itinakda. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Panginoong ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makasusukat. Yaong mapagkumbabay, siya niyang itataas. Ngunit yaong mapaghambog sa lupa ay ibabagsak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Magsitayo na po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nilibot na Jesus sa mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin. Tinipon ni Jesus ang 12 at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Sila'y pinagbilinan ni Jesus, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel. Kumayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kitungin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Kung atin po sigurong pinaglalayan ng malalim ang Ebanghelyo, ito po iyong ating expertise bilang mga Kristiyano na halimbawa maging sa larangan ng pagdasal, mas tayo po ay improve kasi siguro sa ibang tao, lalo sa ating mga Katoliko, mas improve. Dahil
magmula mismo sa nagpadala sa atin ang mga paalalang ito ng ating Panginoon Jesucristo. Kumbaga sa pagpapagaling ng may sakit, sa pagpapalayas ng demonyo, expert na po sana tayong mga Kristiyano. Mga kapatid, sa ating Ebanghelyo, mari pong maihambing natin ang ating mismong pagkatao sa dalawa. Maring tayo din ay napapabilang sa mga taong tinutukoy ng ating Panginoon sa Kristong mga lito at lupaypay. Kaya nga siguro narito tayo upang at least mapapagaan ang loob na kapiling natin ng Diyos sa dambanang ito. Kahit maling siguro ilang saglit, ilang araw. Umaari din naman sa pangalawang aspeto, tayo din ay mapabilang sa mga tinawag ng ating Panginoong Jesucristo na mag-aani. Both pareho ang mga lito at lupaypay na kinakailangang sila ay matutugunan na mag-aani at ang mag-aani naman ay nangangailangan ng malalim na pagdarasal. Kung kaya nga ang hamon ng Panginoon, magdasal sa Diyos na magpapadala na mag-aani. Ibig pong sabihin, kahit ano pong ating katayuan sa buhay, tayo po ay inaasahan na magdasal. Madalas po natin nababanggit sa ating mga sarili, wala na akong panahon sa Diyos, wala na akong panahon sa pagsimba, wala na akong panahon sa akin mismong pagdarasal. Na ibig sabihin, halos pala lahat, maging sa araw, 24 hours a day, ay hindi na pa pala ito napapatuon sa Diyos na wala na tayong panahon sa Kanya, kundi ang ating pinagtutuunan, either tayo may mga problemang lupaypay, tayo naman ay mga busy sa ating ginagawa, kung ano man, sa ating kinabubuhay, ang lahat ng pong ito ay hindi mawawala ang Diyos. Hindi po sa panahong tayo litong-lito, tayo manalangin. Hindi po sa panahong tayo ay inspiradong-inspirado sa pagpapalaganap o magiging misyonaryo sa atin mismo mga kanya-kanyang katayuan, tayo'y nagdarasal. Lahat ng aspeto pagagising sa umaga, pagdarasal, sa maikling panahon na meron tayong pamamahinga sa trabaho, pagdarasal. Ito po hindi pabigat. Na madalas po sa ating pag-iisip, para pang ang pagdarasal ay isang pabigat. Ito po ay papapagaan sa ating buhay. Kung tayo nalungkot, magdasal. Kung tayo masaya, nagdarasal. Ito po ang tinatawag na integridad ng ating pagkatao, na ang pagdarasal ay hindi siya kaparte, kundi mismo ang ating buhay. Because first of all, we have to understand, sisters and brothers, prayer is not just about asking. Prayer, first of all, is a quality of life. Bakit kaya maraming saganang-sagana naman, pero walang laman, kulang ang kanilang buhay. There is no quality in it. There is no spirit in it. There is no animation in it. Because for them, prayers is just commercial. When I ask, God will give me. Pag hindi na naibibigay ng Diyos, ayoko na. Pag ibibigay ng Diyos, pasasalamat ako. This is not what prayer is. First of all, prayer is a quality of life. The more that we pray, the more that our life is being qualified na tayo'y nagiging mabuti. Kung ano man ang ating ginagawa, na siguro sa atin mismo mga trabaho, maraming tayo mga nakakaaway, at least naman sa patuloy mong pagdarasal, dapat nababawasan ang naging kaalitan mo, hindi yung katagalan na maging sa iyong pagdarasal, mas lalo namang dumadagdag ang nakaalitan mo. It doesn't qualify at all. Ang isang dasal ay nagiging commercial. Merong market. Tingin magdadasal tayo, meron tayong ina-expect.
na kailangan makarating sa ating buhay, pero walang pagbabago nito. This is what Jesus Christ is reminding us. Na tayo'y magdasal. Tayo man ang aanihin o tayo man ang mag-aani. Prayer has always been not just part of our life, but it is our life. Ibig sabihin, pag ikaw ay hindi na nakapagdasal, para po bang hindi ka na nakakahinga? At totoo nga naman, na sa maraming pataon siguro, pagkakataon na tayo nahihirapan, tayo naupo, na tayo nanunumbalik sa pamamagitan ng ating dasal at tayo nabubuhayan. That is what prayer is. Prayer is life. And life is a prayer that qualify more of our life. The more that I pray, the more that I will be a good person. Hindi yung pababa. This is what Jesus Christ reminding us today. To always pray to the one who gave us this life. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, inayahan tayo ng ating Ama na magiging tagapaglingkod para sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin tayo para sa higit na pag-unawa sa kabuluhan ng ating misyon at ang kinakailangang katatagan upang matupad ito. Sa bawat kailangan ating itutugon, Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang simbahang naglalakbay naway higit na humikayat sa tao para sa ganap na pagbabago sa pamagitan ng kanilang tapat na pagpapatotoo kay Kristo sa kanilang mga gawa at salita. Manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang mga misyonero sa mga lupaing banyaga naway maging mabisang tagapaghatid ng ebanghelyo ng kaligtasan sa pamagitan ng kanilang pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang mga magulang naway maipamana sa kanilang mga anak ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kabanalan ng kanilang pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang may sakit, mga matatanda, may mga kapansanan, mga nalulumbay, at mga sawi naway makadama ng pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan ng paggalinga ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang mga yumao naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ama naming nasa langit, gabayan mo ang aming hindi matatag na paghakbang habang tinatahak namin ang iyong daan. Tulungan mo kami sa aming pagpupunyagi, patatagan mo ang aming loob kapag kami ay nag-alinlangan. Aliwin mo kami kapag kami ay nasasaktan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maiahay nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap ng itinatatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kaway aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ay kinahiyang mamuhay ng mahirap upang pamakisamahan niya kaming matapat. Siya ay naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning. At ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel ay nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya na tinabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganyan din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagmunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amahalingapin mo ang iyong sibang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Sa tagubilin nga nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, 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 peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod na po ang lahat. Narito mga kapatid sa Jesucristo, ang maawaing kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayo na niya makibahagi sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pakinggan mo, inignia
announcement. Available pa rin po ang ating opisyal na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa finance office. Ang oras ng finance office ay ang mga sumusunod: Lunes hanggang Huwebes at Sabado mula 8 na umaga hanggang 5 ng hapon, Biyernes at Linggo mula 5 ng umaga hanggang 8 ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay maging dapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Baka magtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at mapaglingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng mga kapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, parang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nazareno, niluluwalhati ka namin.